Hello! Welcome back! Nandito na naman tayo ngayon sa emergency room natin na generator. So of course, yung emergency generator natin, anda lang ito kung may mga trouble sa auxiliary generator natin or yung tinatawag nating mga main generator natin. So, itong balko natin or namin is hindi ito masyadong malaki, maliit lang talaga ito kasi handy max lang siya. So kaya ito, makita natin yung emergency generator natin is maliit lang siya. Siguro yung kumpara sa ibang barko, yung mga malalaki na talaga, yung mga iba-ibang klaseng barko. So anyway, yung principle niya is just the same, malaki man o maliit, of course pang emergency talaga ito. Halimbawa, kung nagkaroon ng mga failure doon sa main generator natin. Although, pinaka-common na ngayon nga estilo, kung halimbawa generator number 1 ang naka-service, si generator number 2 naka-standby yan. So that, kung magkaroon ng failure yung generator number 1, automatically si generator number 2 aandar yan para siya yung sasalo sa problema. Halimbawa, nagkaroon ng problema yung generator number 1, ayaw na niyang makapagbigay ng tamang voltahe o kaya yung frequency o kaya hindi niya kaya yung load. So ganyan siya. So hahabol yung generator number 2 o anda yan sa ganyan. Sa amin dito, dalawa lang yung main generator namin. So kaya, halimbawa si number 1 yung unit service, si number 2 yung standby. Now, kung magkaroon ng problema si number 1, aanda si number 2. Kung magkaroon din naman problema si number 2, so wala nang ibang mangyari. Wala nang ibang sasalo sa problema. Kundi, ito na si emergency generator. Kasi magkaroon tayo talaga ng power interruption. Magkaroon tayo ng blackout. Okay, so ganyan. So, si emergency generator ang tatakbo, pero take note, pang-emergency lang siya. So, ibig sabihin, hindi niya sakop lahat ng load na dinadala ni na main generator. So, ang kaya niyang supply ng power, of course, yung nakakunikta sa tinatawag nating emergency switchboard. Okay, so ganito yung emergency switchboard. So, i-discuss ko yan. Okay, sa may ibang mga video yan. Okay, so ganyan siya. Pasilit ko lang sa inyo. So, ganyan yung emergency switchboard natin. Maliit lang din talaga. Okay, balikan natin. So, dito tayo. So, paano ba magpaandar ng isang emergency generator? Okay. So, actually, yung emergency generator, may iba't ibang pamaraan yan, method of starting. May iba, ginagamitan ng battery. Okay, katulad nito, may battery. So, battery start siya. Of course, sa control niya, sa tinatawag nating emergency generator control panel, may tinatawag tayong auto at saka may tinatawag tayong manual. Okay, so kahit paman yung nakasupply niya is battery, pero pwede siyang i-auto, pwede natin siyang i-manual. Okay, ano ang pangalawang starting method? Yung tinatawag nating hydraulic starting method. So, may iba naman dyan, nakasi ng barko, ginagamitan ng hydraulic pag paanda ng emergency generator. So sa atin, isa lang talaga, battery start lang tayo dito. Pero babanggitin ko lang yung hydraulic na pagpapaandar. At saka pangatlo naman, may ibang emergency generator na papaandarin siya in manual way using also sa so-called na manual starter motor. Okay, may motor din. Lahat na naman emergency generator may mga starting motor talaga. Okay. Pero doon sa manual is para yung crank yan, may iikutin yan pa clockwise, then yan may spring diyan. So ganyan. So wala tayong ipakita dito. Okay? So maybe in some ships naman na masampahan natin, baka mayroon doon. Makagawa naman tayo ng mga videos na ganyan. Okay, so for now ito lang available na emergency generator natin, yung maliit namin na emergency generator, ito lang yung ang i-discuss ko ngayon. Okay, so paano ba ito ipapaandar natin? Baka minsan kahit
hindi ka man taga-engine, taga-deck ka, minsan aakit yung port state, tatanungin ka kung marunong ka bang magpapaanda ng emergency generator. Nako, pag hindi mo alam, then delikado ganyan. Ikis yan. Isa sa mga deficiency yan. Kasi isa sa mga crew, hindi pala alam paano magpapaanda. So, importante talaga na lahat ng mga crew on board sa barko, alam nila kung paano magpapaanda ng emergency generator. Okay? Kung hindi siya naka-automatic. Of course, pag naka-standby yung emergency generator, naka-mood yan sa automatic. Okay? Automatic yan. Okay. But for now, paano siya papaanda rin sa manual. Okay? I-manual. Okay. So, una, of course, titingnan natin muna yung tanke natin sa DO, yung diesel niya, yung fuel niya. So, capacity niya is 330 liters. So, of course, as SOLAS requirements, dapat yung tanke natin ng fuel, talagang aabot talaga siya in service na magpaanda sa emergency generator in 18 hours. Okay? 18 hours tuloy na andar na kaya lang supplyan yung emergency generator. So, dapat dami kang fuel na yan. Okay, halimbawa. So, always i-check mo yung fuel level. Dito, yan ang may fuel level. Yan. Check mo palagi yan. So that pag bababa na, then mag-refuel or mag-refill na ng DO. Of course, hindi din kalimutan na yan, yung quick closing valve, of course, palagi naka-open yan. Okay? Of course, siya yung nagkukontrol din ng supply ng fuel papunta doon sa emergency generator. So, laging bukas yan. Okay. Okay. Now, next na step is, of course, tingnan natin yung crankcase oil niya. So, katulad din ng sasakyan, mayroon tayong tinatawag na dip stick. Yung dip stick na yan, kuhugutin mo lang, titingnan mo lang, may makita mo man yun yung level yan. Okay? So, yan. Of course, importante. Huwag mong paanda rin yung emergency generator mo na walang langis. Nako. Iinit at masirang-masira talaga yung mga components niyan. Okay. So, ano ang pangatlo? Of course, naka-check na tayo sa bultahe. Yung battery. Because this is a battery started. Okay. Then, pang-apat, may tinatawag tayong drain dito sa exhaust. So, ito. Dapat i-check mo to, buksan mo yan. Going to buksan mo siya. Tapos, pag mabuksan mo na, dayon, isara mo siya. Okay? So, ganyan. Nakabukas na tayo. Tapos, i-check mo kung may tubig bang lumalabas doon sa pipe na yan. Papunta sa labas yan eh. Papunta yan. Okay. Pag sigurado kang walang tubig na, siya pwede mo nang ibalik yan. Pwede mo nang isara. Okay? So, ganyan. Then, ano ang susunod? So, ang susunod is, pupunta tayo sa emergency generator control panel. So, ito yon. So, ang gagawin mo, since naka-auto yan, naka-auto yan, so, i-press mo yan into manual. So, i-change mo into manual. Kasi pag naka-auto yan, actually, automatically ito, pag magkaroon tayo ng power interruption or blackout or hindi gagana yung generator, main generator natin, so ito automatically mag-aandar yung emergency generator natin. Walang taong magpipindot yan. Automatically yan. So ngayon, naka-auto siya. So i-change mo into manual since mag-manual tayo. Okay. So, i-press mo lang manual. Yan. So naka-manual na. So ibig sabihin, pwede na nating paanda rin yung emergency generator dito. Okay. So, next thing to do, since na ma-change natin from auto to manual, so, ang gagawin natin, i-press na itong engine start. So, madali lang. Okay. So, medyo maingay-ingay ito. Okay. Press natin.
Okay? So, medyo maingay talaga. So, yan. So, pag stop mo, of course, i-press down mo stop. And take note dito sa lever na to, sa solenoid na yan. Oh, dapat hihintayin mo yan, magbalik sa normal position niya, saka mo na i-change from manual pabalik sa auto. Okay? So, hintayin natin yan. Okay. Okay. Just wait for... Okay, yun. Bumalik na. So, pagbalik yan, pwede na tayong magbalik naman dito sa manual to auto. So, i-press mo auto. Okay? So, naka-auto na. So, automatic na naman tong emergency generator natin aandar kung magkaroon ng mga power failure. At saka take note, as per SULA's requirement, dapat dalawang method of starting yung generator, emergency generator. Kaso sa atin, battery started siya. So, ang ginawa nito is makita natin may apat na battery. Actually, yung dalawang battery yan, ito yung group number 1. At saka, yung pangalawa namang linya dito, ito yung group number 2. So, ibig sabihin, dalawang supply. Okay. So, kaya dito sa junction box na ito, sa control na ito, may makikita tayong battery number 1 at saka si battery number 2. So, sa ngayon, ang ginagamit natin pagpapaanda niya is ang battery number 2. So, yan ang unang method. Pagpaanda using battery. So, ang pangalawan is yung number 1. So, may backup talaga. So, importante talaga may backup. So, pasado pa rin dito sa SULAS kasi si battery number 2 in kaso hindi aandar, then ilipat natin siya sa battery number 1. So, for now, napaanda natin siya using battery number 2, so pwede din natin siyang ilipat doon sa battery number 1. Okay, pa ganon. Tapos, pag nailipat mo yan, automatically doon sa baba sa engine control room, magkaroon doon ng alarma. Okay, so for now, ang battery number 1 na naman ang magsusupply sa main sa emergency generator natin kung mag-aanda siya in automatic mode. Okay, so ganyan lang yan. Palit-palit lang ng battery 1 at saka battery number 2 na grupo. Okay, so ganyan siya. So ganyan siya ka importante, ka simple. So I hope yung mga baguhan ng mga marino o yung mga estudyante pa gustong kumuha ng mga marine course, mga BSMT o marine engineering, o kaya yung mga kahit man lang hindi tayo mga marino, o kaya mahilig tayong mag-travel din. Okay? So at least man lang mayroon kayong mga kunting kalaman kung paano magpapaanda ng emergency generator. Okay? By the way, yung emergency generator namin, maker nito is Kojuts Germany. Okay, yung prime mover niya. At saka dito sa alternator natin, of course, ni Shishiba, this is from Japan yan. Okay? So, ganyan siya. So, I think that's all. So, hopefully, ipapatuloy natin yung magbibideo natin. So, please like and share and support our channel. And also, please don't forget to subscribe. So, thank you very much and baboo!